Manila. I'll keep coming back to Manila. Sila ay mga Pilipino at makikita sila maski saan. Malamang ay makakatagpo ka ng Pilipino sa ang mangsulok ng mundo ka pumunta. Sila nga pala ay mamamaya ng bansa. Karaniwang makikita sila sa US bilang mga nurses sa mga ospital at caregivers sa mga nursing homes. Ramdam din sila sa gitnang silangang Asia sa maraming mga industri at paggawaan. Ito'y sapagkat ang Pilipinas ay pangunahing pinagkukunan ng lakas paggawa ng mahigit sa 100 mga bansa. Katunayan ay 10% ng populasyon nito o nasa 11 milyong Pilipino ang nasa labas ng bansa para manirahan ng permanente o kaya naman ay mga OFWs. Baka nga kapitbahay mo pang ilan. I don't know. O kaya naman ay yaya ng mga anak mo. Ang tanong, nilulusog na ba nila tayo? Pero paano kung hindi lang gayon? Paano kung sa isang iglap ay naging Pilipino lahat ng tao sa mundo? Ito ba ay makabubuti? Mas magiging masaya kaya ang mundo kung lahat ng tao ay naging Pilipino? Magkakaroon na ba ng pangmundong kapayapaan? Ito ang Filipinos as Tagalog version. At ito ang mangyayari kung lahat ng tao sa mundo ay naging Pilipino. Ang mga sine ng Hollywood ay hindi na para sa mga itim o puti. Ang mga artista kung gayon ay magiging kayumang gina kagaya nito. O kaya nito. Okay, binabawi ko na pong sinabi ko, huwag na nating isali ang pagiging racist. Hindi na kailangan ng coat and tie para maging formal. Dahil lahat ay barong Tagalog na ang isusuot ng mga lalaki at Filipiniana naman sa babae. O heto na ang bagong hari ng kalsada, ang mga jeepney. Isipin mo na lang na naglipa na sila sa mga kalye ng New York. Lahat ng bilihin ay mura. Maari kang makabili ng 2 piraso nito sa halagang 25 pesos lamang. Wala rin problema kung gusto mong lasingin lahat ng kapitbahay mo dahil mabibili mo ang alak na ito sa halagang 100 piso lang. At sinong may sabi na dapat mahal ang pumorma kung makakabili ka naman ng damit sa halagang 50? E paano naman ang relihiyon? Magkakaroon pa ba? 90% ng mga tao ay hindi lang mga Katoliko, kundi mga debotong Katoliko. Ang prosesyon ng itim na Nazareno ay siguradong tatangkilikin ng marami dahil lahat ay gustong makalapit sa imahe ni Kristo sa paniniwalang nagdudulot ito ng swerte sa buhay. Ang mahal na araw ay magiging mas masaya dahil ito ay ipagdiriwang ng mas matindi, kagaya ng pag-awit ng pasyon. Hindi po yan karaoke. Pero pag-usapan natin yan maya-maya lang. Eh kumusta naman ang pagkain? Okay at masarap ba? Paniguradong lalaki ang pangangailangan sa bigas kasi nga lahat ng tao ay kakailanganin ito dahil ang mga salitang buhay at kanin ay magiging parehas na lang ang kahulugan. Lahat ay masasanay sa pagkain ng kanin sa almusal, tanghalian, hapunan at merienda. I'm stuffed! Don't worry, there's no trouble. I came here to train... Oo naman, kahit kaning lamig pa yan. Gravity is 10 times stronger than Earth's. Tataas din ang produksyon ng mga kumpanyang gumagawa ng kaldero at rice cookers. Malamang magiging 24 oras ang produksyon para lamang makasabay sa demand. Ang buong mundo ay masasanay na sa mga makabagong lutuin na dati ay mga hindi naman kilala. Ngayon kung matapang ka, ay malamang sisiw lang sa iyong pagkain ng balut. Sisiw lang dahil sisiw ang laman nito sa loob. Kung trip mong kumain ng dugo, ay heto ang mainit-init pang dinuguan. Yun ay kung matapang ka lang naman. O ano, kaya? Go home na. O siya, maghalo-halo na nga lang. Paniguradong mag-i-enjoy ka sa pagkain na ito na pinagsama-samang kombinasyon ng prutas, ube, leche flan, at iba pa at binuhusan pa ng asukal, gatas, at yelo. Wow!
bago yan ah. Karaniwan na ding magiging handa ang lechon sa mga okasyon. Magiging usap-usapan din ang karamihan ng adobong manok. At ang dessert na nagmamagic, turon! Corny! At kumusta naman ang magiging buhay araw-araw? Magiging exciting ba? Hindi na usong panic buying dahil naubusan ang stock ng toilet paper sa supermarket. Buti na lang may tabo sa CR. Pwede mo na rin itapon ang mga chopsticks dahil bihira mo na lang sila gamitin. Actually, pwede ring huwag ka nang gumamit ng kutsara at tinidor dahil pwedeng-pwede naman magkamay ka na lang sa mga kainan. Basta dapat, hugasan mo naman daw ang mga kamay mo. Paano naman ang mga pangalan namin? Dapat Pilipino din ba? Pwede namang iyan din ang pangalan mo, pero dapat masanay ka na sa palayaw na inuulit-ulit lang. O eto, sila si Bonbon, si Janjan, si Gingging, si Jojo, si Renren, at si Makmak. At may nawawala ka bang bagay na sa tingin mo ay na-misplace mo at gusto mong itanong kung nakita nila ito? Solve na ang problema mo dahil ang bibig nila ang magtuturo kung nasaan. Over there! Oh, why didn't you tell me? I did, like 10 times! A guy! Kapatid mo yan, pre, di ba? Oh. Na paano siya? Okay lang yan, pre. Walang problema sa kanya. May inalis lang na balat banda sa ibaba. Ang pagtutuli kasi ay isang tradisyonal na seremonya na sa wakas ay pwede nang ipagsigawan na binata na ako. At pinakamabisang pampatangkad din daw ito. Mami, mami, may sakit ang baby. Tawag kang doktor, please. Wag muna, may solusyon si mami dyan. Lahat magagamot ng kanyang Vicks kapag ipinahid na sa'yo. So totoo palang kasabihan na a Vicks a day keeps the doctor away. Parang may naririnig akong mansanas. Kaso, magiging mas maayos na ba ang mundo? Oo naman. Ang lakas ng mundo ngayon ay nasa mga tao kasi lahat ay nakahandang magpatuloy sa kanilang tahanan maski sino ka man. Iimbitahan kanila na makisalo sa kanila maski sila man ay salat din naman sa buhay. Ilalabas nila ang mga nakatagong kubyertos at ipaparamdam nila sa'yo na hindi ka iba sa kanila. Basta ba masanay ka ng kumain ng madami? Dahil panigurado, lahat iaalok nila sa'yo. Tapos, may take out pa pag uwi mo. Ang mga parties ay panibagong hindi boring. Hindi lang basta simpleng kasiyahan, kundi ito ay punong-puno din ng kalokohan. Halika't sumali ka na sa inuman dahil masaya dito. May halo ba namang drama at away? O tagay muna. Masanay ka na rin sa magdamagang kantahan. Huwag ka nang magulat kung maski saan ay may bidyoke. Maski sa mall. O sa loob ng jeep. O diba? O siya, masaya na kung masaya. Pero paano naman ang isyu ng kapayapaan? Magkakaroon na ba nito sa wakas? Halos lahat lang naman ay magiging matulungin. Tutulungan ka sa direksyon, sa ibang bagay, at sa lahat ng bagay. Lahat halos ay magagalang, lalo na sa mga nakakatanda. E paano kung sa kabila ng lahat ay wala pa rin kapayapaan? Kung sa kabila ng lahat ay magulo pa rin, eto, ilaban uli natin si Manny Pacquiao ng boxing. Buong mundo sigurado nakatutok sa kanyang laban na ang mga pulis ay wala na halos magiging trabaho. Ilaban uli natin siya kay Mayweather para bumaba ang crime rate sa zero mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ayos, di ba? Paano naman ang mga problema kagaya ng lindol, bagyo at iba pang kauri nito? Siyempre naman, hindi na mawawala yung mga yan. Pero ang kaibahan lang, ang mundo ay magiging mas matatag. Biruin mo, nakangiti pa rin maski na dumaan na sa trahedya. Hindi sapagkat ang tao ay hindi na malulungkot, kundi lahat ay magkakaroon ng pananalig na sa kabila ng lahat,
ay may bukas at pag-asa pa rin darating. Ito ang magbibigay ng lakas sa tao upang bumangon at ituloy lang ang laban. Ang kaligayahan din ng tao ay hindi na lang nakasalig sa pagkakamit ng mga material na bagay sa mundong ito. Kundi ang mas mahalaga ay maging maligaya at mapagpasalamat sa anumang biyayang dumarating. Isang buhay na ang mas mahalaga ay kung paano mo ito ginugol na puno ng ngiti, may paggalang sa kapwa, at higit sa lahat ay may pagmamahal ng pamilya. Hayaan nating ang mundo ay maging Pilipino.